Ito naman yung 27 per kilo na bigas. Dahil matagal-tagal na akong hindi nakapag-giveaway sa inyo, so yan, papag-giveaway natin yung isang Cleopatra na yan. Karding baka. Yung pinaghugasan, ilalagay ko doon sa lutuan ng pagkain ng aso. Saka ko lalagyan ng bigas na 27 per kilo. Bali kasi yun ang pagkain ng mga aso namin. Bumibili lang ako ng 27 pesos per kilo na bigas para sa kanila. Kaya yung mga pinaghugasan ng karne, pinaghugasan ng isda, yung hasang, kaya yung hinahalo ko sa pwede sa pagkain nila. Tulad na lang ito. Pero kung maselan yung aso nyo, huwag itong gagawin. Kasi pwede silang magkaroon ng sakit sa balat. Eh yung mga alaga ko naman, wala. Lalo nga silang kumikinis eh. Sarap nito oh, sariwang-sariwa. Pasabawan ko lang to, lalagyan ng talbos kamote. Madalas naluluto ng mga ganitong luto, yung mga taga-Bicol. Pero dito sa Maynila, sanay kasi sila sa sinigang. Sinigang na bangus, ganyan. Ayan. So ito yung lalagay ko dun sa lutuan uli ng pagkain ng aso. Pag ganito, hindi ko na siya hinihiwaan. Maliit lang naman eh. Yung malalaki lang. Bali, Saturday ngayon, sa taas si Mama naglalaba. Hindi ko sure kung dito sila kakain. Yan, maliit na malinis na siya. Ito nga pala oh, nabili ko to sa Daiso. 88 pesos ang isa. So, bumili ako ng tatlo. Tapos ito, 88 pesos din. So, ito, hand soap, washing liquid. Ito naman, alcohol. Kaya pag ka naghuhugas ng pinggan, ay nang da, alam niyo na. Pero ako, pagka naghugas ako na, pag ako naglilinis ng isda, mas gusto kong ginagamit na pang atanggal lang sa kamay. Lemon or kaya kalamansi. So, salang na natin. Ito yung lutuan ng kain ng aso. Ito naman yung 27 per kilo na bigas. Kailangan bukas yung exhaust nyo or yung trench hood ninyo para hindi mangamoy sa buong kabahayan nyo. Hindi na rin kasi kami nagluluto sa taas. Kala ko nga dati nung kami magluluto ng pagkain ng aso. Pero pwede naman dito. Basta bubuksan lang talaga itong trench hood. Hindi ko na siya nilalagay. Lagyan ng asin, paminta, or magic syrup. Ganyan na lang siya. Kailangan masanay kayo na lagi yung huhugasan. Dati madalas kami sa balintawak. Alam nyo ba, gumugulong yan sa ano, kanal. Hindi naman lahat, pero hindi minsan may iwasan. Lalo na kapag ka naglo-loading sila. Dahil wala akong siling haba, yun na lang siling labuyo ang gagamitin ko. Okay, luto na. Kain tayo mga chillers. Ito, kain sa terrace namin. Ayan o. Yan lang. At nagpapatimpla ako ng coffee. Kasi alam mo na, ganito ang ulam. Kailangan meron akong
panlaban. Ang ganda ng panahon. Umuulan-ulan. Tapos alam nyo, simula nung lumipat kami dito sa baba, hindi ko napapansin. Marami pa na nagpapatayo ng bahay malapit dito sa amin. Kanina ko lang napansin. Ayan kasi matagal na yan. Sila Ate Ruth yan eh. Tapos ito oh, ayan. Ayan oh. Kahit nga umuulan, nagtatrabaho sila eh. Ngayon lang huminto. Siguro, nagla-lunch sila. Kaya parang hindi naman naghihirap yung ibang tao dito sa lugar namin eh. Ito po oh. Ayun oh. Yan. Yan. Isa din yan. Ang laki din ng bahay na yan oh. Napatayo nila. Saka marami pa, lalo na doon sa kabilang, doon sa may palmera. Ang dami nagpapatayo ng bahay dyan. Kaya nga lang, napapansin ko, hindi dire-diretso. Unti-unti lang din. So yan din, dun sa may puno na yan, ayan o, almost done na. Lalo na yung labas ng bahay. Pero yung loob hindi pa. Pintura na lang yung wala. Hindi nyo lang masyado mapansin kasi may puno ng mangga. Pero malaki rin yung bahay na yan. Saka dun sa may dulo dun, dami nagpapatayo ng bahay. Napansin ko. Hindi ako makapag-vlog sa baba. Umuulan eh. Natapos kasi nila yung minisupa ngayon na kolere. Ngayon kasi yung pick up nun. Tapos yung pinto ng maliit na truck. Patapos na din. Plano nga nila, kitest na nila mamaya. Papatakbuhin nila kung okay na. Kaya lang ayan, umuulan. So baka bukas na yun, matitest. Dito naglilinis sa taas. Kaya yung mga aso inalpasan namin. Kasi may harang na dito. Mumukha tuloy resort itong labas ng bahay namin. At ayan sila. Hello! Ay, so nakakalis talaga. Nag-stress itong mga to eh. Kahit ang kukulit eh. Cookie! Well, doon pumapayat eh. Kaya inalpasan ko din. Malumot na kasi yung ano, hagdanan oh. Delikado na. Ayan, nililinisan niya hanggang doon sa taas. Delikado eh, lalo na kila mama. Sa kay Itay. Oh naman. Ay, just giniginaw po yan. Subuchukoy. Kain tayo ng Indian mango. Kain. Dalaga, walang tigil kakaaral yan eh. Tagal lang bakasyon nila. Ganyan po kapag ka-public. Is ko na mag-private tapos na dapat ang school yung yan. Nasa bakasyon na dapat ako ngayon eh. Okay lang yan. Ang importante, yung level na kaalaman mo, hindi lalayo sa mga naka-private. Yan ang importanteng mahalaga. Pero kapag ka face-to-face na, gusto niya talaga mag-private. Online lang naman, kaya siya naka-public. Giniginaw ko na naman. Naubos na namin yung Indian mango. Tapos ako, umiinom ako ng green tea. Ngayon, habang may ginagawa sa dyan, ayan na naman. May mga bit-bit na naman siyang pagkain. Mura lang yung pagkakabili ko dito, mga chillers. 100 pesos lang, buy one, take one. Sa grocery, sa Robinson. Ito, 50 pesos lang din yata ito. Doon ko rin siya binili. Sarap nito, mga chillers. Kaya lang, pag kumakain ako nito na ako pa yung magbubukas, tinatamad ako. Kaya, nagpapadamay na ako kay Dalaga. Pag siya kumakain nito, iniipon niya muna, tapos nakikihingi na lang ako. Nakakangilo kasi siyang buksan. Sobrang, ano, lutong. Kuya, kakain siya ng ganyan dyan. Sige, go. Kain lang. Itsura niya. Ganyan yung ginagawa ko. Iniipon ko muna. Saan ako siya kakainin. Unti pa nga eh. Hindi ako nakakatiis pagka medyo marami na kinakain ko na. Tapos ito yung pinagbalatan. Natutuwa ako dito kaya susunugin ko siya. Dito ka ng isda lang yan. Pero ang gwapo niyan.
maraton. Namumula ang umaga. Ganda nito, oh. Akala mo, ano din eh, malaking set din eh. Pero miniso pa lang yan. Ayan, shoutout po kay Madam Christina Benson. Shoutout po sa lahat ng mga naghahanap ng mga miniso pa. PM nyo lang po kami. May nag-PM din po sa akin na gusto rin ng miniso pa na L-shape or L-type. Pwede rin naman po yun. Sa kadalasan po nagpapagawa ng ganitong miniso pa, ay maliliit po ang bahay. So, pwede rin po kaming gumawa ng per piece na ganyan. Ano yung size na gusto ninyo? Kung ano yung tamang sukat doon sa bahay ninyo, yun po ang gagawin namin. Okay, red na red si ma'am. So, paka-vacuum lang to. Nilinisan, pupunasan, at ipaplastikan. Dahil matagal-tagal na akong dinakapag-giveaway sa inyo, so yan, papag-giveaway natin yung isang Cleopatra na yan. At cash, 500 pesos per winner. So, i-ready lang po ang Gcash kasi, or doon po namin isi-send yung mapapanalunan ninyo. So, ang plano ko sana mga chillers, hindi na ako magpapag-giveaway ng items kasi ang hirap. Dahil nga, maraming blessing na dumarating. So, mag-share ako, syempre. Alam nyo naman, lakas nyo sa akin. At ipopost ko po yan sa personal Facebook account ko at sa FB page para sa announcement. At kung kailan. So, ready-ready na lang mga chillers ha. Huwag magtatampo kung hindi mabubunot. Dahil, meron pa namang mga net. So, ito naman, meron ako isang taong pagbibigyan nito. Giveaway ko lang din to sa kanya. Dahil, natuwa ako sa kanya. Napakasipag yung tao. Hindi ako nahirapan sa kanya na i-invite siya dito sa bahay para gawin yung project na ginawa namin noong nakakaraan. So, surprise na lang yan kung kanino mapupunta. At kung nanonood yun, malamang alam niya na nasa kanya ito mapupunta. Pero isasama ko siya sa pictorial. Don't show up, don't come out, don't start caring. So ayan, tapos na yung pictorial, mga chillers. Sana, ikaw ang maswerteng mabunot sa Cleopatra na to. Okay, so paano mga chillers, hanggang dito na lang muna po ulit ang talata ng libro ng aking buhay. Sana nag-enjoy ka at natapos mo ang video na to na nakangiti. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. Tap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye!